Rosalie, sino-sino itong mga kaanak ng mga politiko na nag-file ng kanilang COC dyan? Monica, 8 aspirants sa pagiging kongresista ang naghain ng kanilang Certificate of Candidacy o COC dito sa Convention on Elections National Capital Region o COMELEC NCR office dito sa San Juan City. Sa ikalawang araw yan ang filing ng COC. At gaya sa unang araw, yung kahapon, ano, may mga taga-suporta rin kasama ang ilang House Solon wannabes sa Metro Manila. Ang mga naging at kasalukuyang mambabatas ang nag-file ng kanilang kandidatura para maging miyembro ng Kamara de Representantes sa susunod na taon. Kabilang na rito ang anak ng dating senador na si Tessie Aquino Oreta. Tatakbo si dating Malabon Mayor Antolin Oreta bilang kongresista sa Lone District ng Lungsod. Pakinggan natin ang pahayag ni Antolin Oreta. My mom was a congresswoman a long time ago, but I guess I'm following in her footsteps. I can apply all the things I learned as a mayor sa Kongreso. So para magawa natin mga legislation na makakatulong, hindi lang sa Malabon, but sa buong Pilipinas. Ang asawa naman ni third-termer Manila 4th District Representative Edward Maceda na is humalili sa maiiwang pwesto ng asawa. Time after 3 terms of my husband. Kapareho ho ng asawa ko, good governance, common good, and for the welfare of our constituents. Mga dati nang naging kongresista, ang iba dito dating nakapagsilbi ng 3 magkakasunod na termino. Bilang kongresista ng Malabon at Navotas mula 1998 hanggang 2007 at naihalal muli bilang congressman ng Malabon mula 2016 hanggang 2019. Kung mayroong mga dati nang nakapagsilbing House lawmakers, mayroon namang bagito sa politika. Pagpapatatag sa pamilya ang isusulo ng mga panukalang batas ng isang congressman wannabe sa Makati. Para mas tumibay ang ating pamilya na siyang pundasyon ng ating bayan, maggagawa ako ng mga batas na magpapatibay sa bawat pamilya. O Monica, para sa kaalaman ng ating mga kasangbahay sa buong Metro Manila, ang mga lungsod ng Quezon at ng Maynila ang may pinakamaraming congressional districts. So kung tatayahin natin, 21 na ang nakapag-file ng kanilang kandidatura para maging kongresista sa buong Metro Manila at nasa 200 ang tinatayang aspirants na magiging House Solon sa susunod na taon. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Rosalie Cos, live mula sa San Juan City.